Good morning mga ka-town. Meron po tayong na isang automatic voltage regulator. Ang tatak po nito AVR 10,000 kilovolt ampere. Order ko po ito sa Lazada from Cebu City. Sige mga kasama, umpisaan po natin para makita natin kung ano ang sukat ng voltage regulator na ito. Sige mga kasama, umpisaan ko na pagbukas. Wow! Balot niya. Oh. Mula Cebu City to Camarines. Wow! Talaga 'yan, oh. Hybrid po siya, 10 kilovolt ampere hybrid. So, tingnan natin kung anong laman nito sa loob. Gamitan natin ng medyo may kumpas siya. Nandito po. May sika ka nga. Wow! Isa na natin pag tanggal nito. Sige. Sobrang bigat nito. Sobrang bigat mga kasounds. Okay, suma. Yan. Yan po yung AVR. Yan o. Ang sukat nito ay susukatin natin ay ang haba
ay 18 inches by 1 foot. Oh. Yan ang wow. 18 inches dito ang dolo, 1 foot. So ganun siya yung laki nito. Tapos dito, mga kasama, nandito yung switch niya. Tingnan mo. Close. Yan. Okay. Sa likod, ito po yun, mga kasama, yung output 1. Output yan na gumagamit yan ng hybrid siya na connector. Tapos sa output to, ganun din yan. Pause mo muna. Ito, bumili po ako uli kasi hindi to kasama dito sa pagbili ng IP44 industrial connector. Ito po yung ikakabit natin. Iwalay po to sa pagbili ko sa Lazada para makita magandang matibay ito talaga. Dito natin to isasaksak, mga kasama, mga kasounds. Dito yan. Lagyan ko na lang to ng wire mamaya. O, ganun ang paglagay niyan dito. Yan. Para saksak yan. Para sa connector natin papunta sa ating mga sound system processor. Yan. Bilhan na lang natin yan ng wire dito kinakabit. Oh, ganyan yan. Dito ikakabit natin yung wire. So, mamaya mga kasama, pakita ko sa inyo kung paano ang pagkabit din dito. Hindi po ito kasali doon sa pagbili ko nito. Separate po ang pagbili ko nito sa Lazada kasi hindi nga naging kasama. So, ito din yung isa sa kabila sa output to. Dalawa yung output nito, yung 10,000 kilovolt amperes na automatic voltage regulator na nanggaling sa Cebu, yung DXB hybrid AVR 10,000 kVA. So ito po yan, dito po yung kakabit po yung isa mamaya. Ito po yan, ito yung female, ito yung male mamaya. Magandang klase po ito, talagang recommended ko to sa mga gusto na protektahan ang mga electronic sound system processor ng inyong bubuuin o mabubuo pang sound system. Ilalagay ko to sa sarili kong bubuuin kong sound system para makita nyo ng marami kasi nga processor yung binubuo kong sound system. Kaya sinigurado ko na nasa halip na 5 kVA ang bibilihin ko. Nilakihan ko na para kung marami pang kayang-kayang dadalhin niya ang kuryente. So ito nga pala yung EBR, mga kasama. Ginagamit to para magiging stable po ang kuryente na kakainin o papasok doon sa inyong mga electronic component. So ito, mga kasama, nandito na po yan. Pariha lang po ang sukat niyan kanina. Dito tingnan nyo ang sukat niyan ay sa likod, ganun yan. Mahigit lang siya ng 1 feet. Tapos ang kapal niya, ang haba pala ay dito 19 inches. Meron po siyang apat na gulong, na umikot-ikot siya. Yan, 19 inches yan. Oh, sigurado yan. Oh. Sobra lang ng 19 inches point 5 centimeter. So, yan ang sukat niya sa DXB. Tapos dito may butas siya dyan. Bubuksan din natin, mga kasama. Ito para makita nyo. Dito masarap siya. Yan, ito po ang pagbubukas niyan. Yan. Tingnan niyo, makasama ang ano niyan sa loob. Dito ito yung
digital voltmeter regulator, hindi pa nga lang siya na ano, na papowerize natin. Tumamay, titingnan natin. Pure copper po ito, mga kasama, tingnan nyo, pure copper servo motor, smart alternating current voltage regulator, 10,000 kV, hybrid po. Yan, kita nyo yung servo motor, ang laki ng servo motor, mga kasama. Tapos ito yung power nya na ginagawa, pure copper. Oh, kitang kita, oh, talagang pulang pula kita natin ng ano niyan. Dito yung control nya. So sige, mga kasama, ito titingnan natin mamaya, ipowerize natin, i-energize natin, at para makita nyo kung ano ang function nito. Okay, stay tuned. Ito pala, mga Lazada, ito po ay IP44 industrial plug, 3 pins po ito, 3 pins, yan. Ang bili ko po nito ay 180 ang isang piraso sa Lazada din. And then itong yung isa, 3 pins din to, female. Ito yung male, ito yung male, ito yung isa, ito yung female. Yan, ito po, ikakabit po natin to mamaya. Sa Lazada ko rin to nabili, na talagang 230 ang isang piraso. 180 yung male, 230 yung female. So pareho to, 16 amperes ang bawat isa nito. O, ito po yung brand ng IP44 industrial socket, 3 pins industrial socket. So yun lang mula pansamantala, mga kasama, tuloy natin to. O yan po, mga kasama, mga kasounds, ang mukha ng DXB 10 kilovolt ampere hybrid pure copper motor servo. Smart sense yan. Oh, ganun kalaki ang ano na yan. Yan. Tapos ito po yung nasa likod niya, ito. Oh. Ito siya ay kasya lang po dito yung industrial connector, IP44 industrial connector. Oh, magandang klase talaga ang kabitan niya sa likod, dalawa. Waterproof po yan pag pinapasukan natin. 16 amperes po ang kaya niya dito ng ipasok. Yan po yan, mga kasama. Oh. Yan, mga kasounds. Malaki, mahaba, tangkad. Magandang umaga muli, mga ka-agri, mga ka-sounds. Wow! Ito na po, ipinapakita ko na sa inyo kung paano ko kinabit ang binili kong DXB 10 kilovolt ampere na smart sense voltage regulator. Lahat po ang ito ay nakakabit dito ang aking mga component sa aking sound system. Nambiran po dyan, ikita po natin ang ating Kibler mixer, 12 Bluetooth po siya. Ito po, nakakabit yan dyan. Yan po siya. Tsaka yung iba pa. Wow! Daba ba? Nakakabit po ang ating DBX EX4000 na exciter. Yan po siya, DBX. Sa baba, nandito po yan ang ating Platinum XLXD na karaoke system. Tapos yung ating BB882i na sonic maximizer. Wow! Nakakabit po dyan. Ang ating DBX L220 na power segregator siya. Wow! Yan, nakakabit po yan. Pati ang ating Kibler na power conditioner. Nakakabit po yan. Diyan po nakakabit ang ating live.
ang ating Kibler na GX7000 integrated amplifier. Wow! Kapit po sa atin. Tapos sa baba, ang ating TG Supremo. Wow! Karaoke system. Yan. Tapos ang ating DXB na power amplifier, wow, Botil BL8000. Nakakabit po pa rin sa ating voltage regulator. Dito po ang ating live na equalizer. Wow! Model niya, yan nandiyan po. Tapos ang ating DXB, bass enhancer. Wow! Nakakabit po rin yan. So marami pong component tayo nakakabit sa ating voltage regulator. Ang ating wireless mic na Kibler UM200S, nakakabit, wow, po din dyan. Yan po ang ating Kibler. Tapos sa taas, isang wireless din na ito yan, yung DSP4000. Wow! Magandang klase po din yan na wireless mic na nabili ko rin sa online. Kaya po yan na nabili ko. Wow! Lahat ng component ko yan ay online ko nabibili. Gumagamit po din tayo ng 65 inches na TV. Wow! Yan, ang ating sound system. Ito po yung sa likod kung paano pinapakita ko sa inyo kung paano natin kinabit ang voltage regulator. Yan yung outlet natin. Dalawa po yan. Yan. Sa likod, yung pong nakalagay yan sa yung sa output 1 tsaka sa output 4, kinabit na natin po yan. Wow! Matibay po pag gumagamit tayo dyan ng malalaking gauge na wire sa likod. Yan ang ating Kibler sa likod na GX7000. Yun ang nagdadala ng nagdadrive sa ating component. Sa likod niyang ating mga power, maliitan pa lang yan na power amps. Kaya po tayo mga kasama bumili ng tawag nito 10,000 kilovolt ampere na voltage regulator dahil ihahanda po natin dahil bibili pa tayo na mas mataas-taas na wattage na power amplifier kasi balak natin na magkaroon ng magandang sound system. Yan po ang model ng TV na LG na nasa likod ng kanyang tatak. Yan po yun. So, yan. Nakikita natin kung paano kinabit natin yan. Saka ito, gumagamit po tayo ng mid-high na Kibler Silex 15. So, yan. Tapos yung sa baba, ang ating subwoofer. Gumagamit tayo dyan, subwoofer. Yan po ang kabuuan ng aking sound system. Ayan na mga kasama. Okay. Please like, comment, share, and subscribe for my YouTube channel and hit the notification bell for my future videos para lagi kang updated sa aking mga panibagong videos na darating. Thank you so much. God bless us all.